Sir, isa ka rin po ba sa namomroblema ng sukat ng inyong ari? My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Hello everyone! So once again, it's me, your nurse, Sarah MFC. And for today's vlog, we're going to talk about po small penises. Particularly po, ano, what are the best positions for this small penises? Ano? So if you do like my videos po, mga madam and sir, no, don't forget to please click like, share, and subscribe sa aking YouTube and Facebook page. So maraming salamat po. God bless! Okay, so alam naman po natin na hindi lahat ng mga kalalakihan ay nabibiyayaan ng kahabaan. O sabihin natin, hindi lahat ay nagiging porn star. Ano? So, syempre kapag porn star ka, merong may kalakihan at merong kahabaan. Ano? At alam naman natin na hindi yon, ano? Hindi lahat ganon. Ano? Mostly average lamang po ang penile size. Ano? So, ano po bang size ng average, ano? So, more or less po, nasa 5 inches po, ano? So, naka-erect na po ito, mga madam and sir. At kung sakali po na hindi ka po umabot, sabihin natin, sa pagkakaroon ng 5 inches long, ano? So, meron namang mga paraan, okay? So, mostly kasi, ang iniisip ng mga kalalakihan talaga, ano? Sa mga nakikita ko rin, sa comment section, kahit even yung mga nagme-message sa akin, ano po ba yung mga pampahaba? Effective po ba yung exercises na binibigay ninyo? Meron po bang gamot na iniinom para instant haba? Okay. Ano? So, hopefully, dapat talaga nag-urologist na lang. Ano? Pero dapat, kung gusto niyo po ng mga consultations, sa isang urologist po tayo pumunta, no? Sa doktor ng mga pangkakalalakihan na makakatulong po ito sa inyo. And back to our topic, opo, ano, hindi lahat ng babae, ask your partner po, ano, hindi lahat ng babae ay gusto ay mahaba. Bakit? Ano? So, especially sa ating mga Pinoy, yan, mga kaming mga kababaihan na Filipina woman, ano, hindi kami lahat binayayaan ng, syempre, mahaba-habang vagina, okay? So, ibig sabihin, may mga pinanganak na medyo mahaba yung vaginal canal, ano? Yung dadaanan, yung pinapasukan, ano? Pero hindi lahat ganon. Konti lang ang porsyento ng mga kababaihan na merong mahaba-habang vaginal canal. At kung si sir ay merong biniyayaan ng kahabaan, ano? Thankful kay sir, ano? Pero hindi lahat din kasi okay, ano? Hindi rin lahat okay, lalo na kung ang kanyang partner ay medyo may kaiksian yung vaginal canal. Bakit po? Ano, diretso na tayo, ano? Bakit po? Kasi po, posibleng tumama yung ari ni sir saan? Sa cervix naming mga kababaihan. So, ibig sabihin, kapag may kahabaan at hindi nga po biniyayaan din si madam na mahaba-habang vaginal canal, ano, ang epekto po nito ay in pain. Opo, ano? Pero may mga kababaihan din naman po, mga madam and sir, na gusto ay mahaba. Bakit? Kasi yung kanilang vaginal canal ay mahaba din po. So, match silang dalawa. Ano? Paano kung hindi naman po sila match, ano? Sabihin natin medyo may kaliitan nga yung kay sir at sabihin natin nasa average naman po yung vaginal canal ng babae o medyo may kahabaan. So, nagagawa niya ng paraan, sabi ng ating mga well-experienced men na nasa comment section. Ayan. Magbabasa na naman ako ng mga nasa comment, ano? So, nakakatuwa kasi magbasa sa mga comments, ano? Makikita nyo din, sinishare din nila yung kanilang mga experience. And, here are the best 5 sex positions for this small penile type. Lagi lamang po tandaan, mga madam and sir, ano, it's not about the size. It's the performance matter, di ba, mga madam and sir? Ano, so number 1, we have the dog style. Ano, bakit ito yung top 1 natin sa mga small penises? Ano? So, nagkakaroon po kasi, mga madam and sir, ng deep penetration sa ganitong klaseng posisyon. Ano? At lagi pong tandaan, ano, itong the good thing with this kind of position, ano, parehas po kayong may control. Ibig sabihin po, hindi lang si sir at hindi lang ikaw. Ano? The more na ikaw ay nag-arc yung back mo, ano, pag ganyan, the more na nag-arc yung back mo, nagkakaroon ng deep penetration. At ikaw naman, sir, huwag kang mag-focus dyan sa isang yan. Ano? Use your hands, use your fingers. Ano? Napakaraming bagay na pwede mong hawakan dyan para mas makadagdag po ng orgasm kay madam. You can also kiss your partner while doing that kind of situation, ano? Hindi lang naman tayo naka-focus sa ating
Okay, so next, ano, after doing the dog style, ano, huwag niyo munang tanggalin, mga madam and sir. Try niyo po itong tinatawag na laying dog style, ano. So, anong mangyayari dito? So, si madam po ay hihiga ng pataob, and then si sir ay naman nasa likod ninyo, ano. So, like this, ano. So, siya, si sir po ang magta-trust sa inyong likod, ano. He will trust at your back, ano. So, ang nangyayari po kasi dito, madam and sir, ano, mas increase po yung sensation naming mga kababaihan doing this position compare po dun sa dog style, ano. Bakit po? Kasi po, yung legs namin ay mas malapit. So, pag naiipit po ang vaginal canal or vaginal wall, ano, mas intense po yung sensation naming nararamdaman. And, isama na rin po natin, mga madam and sir, ano, doing this, hindi po siya mas nakakapagod kasi nakahiga po kayo eh, kayong dalawa, ano, pwede mo po siyang halikan sa kanyang bibig, sa kanyang neck, ano, and even sa kanyang likod, ano, mas magbibigay po sa kanya ng mas mataas na arousal. Hi po, so next, ano, we have the woman on top, ano, kung tatanungin nyo, ano yung pinakagustong posisyon ng mga kababaihan? So this is it, this is the answer. Bakit, ano, bakit? Kasi we control the situation, mga madam and sir. Just imagine, ano, kung kayo po ang nagko-control ng situation, hindi nyo naman alam na nasa 80% pa lang po kami and then you are done. Tapos ka na, huhugutin mo na. So, ano mangyayari doon sa 80%? Wala na. So, ganun yon. This is the reason kung bakit gusto ng mga kababaihan ang woman on top. So, they controlled everything. Ano, makakatapos si madam sa gusto niyang paroonan. Ano, insert na po natin, ano, bakit kasama ang woman on top sa mga best position for small penises, ano? So, kasi po, nagbibigay po ito ng deeper penetration, ano? Pwede po si sir maglagay ng unan sa kanyang balakang, ano, para mas tumaas and it will go deeper, ano? So, that's the reason. Okay po, so next, ano, number 4, we have the reverse cowgirl. Kung kanina po, ano, woman on top, another version din po ito. Kung kanina nakaharap sa inyo, ito naman po reverse cowgirl, sir, ay nakatalikod na sa inyo, ano. It is a great view sa mga kalalakihan. Bakit? Makikita nyo kasi yung likod ng mga kababaihan at at mas madali nyong hawakan yung balakang o hips ng mga kababaihan kasi nasa likod nyo yung while doing the thrust, ano, while doing the, ano ba tawag doon? Kayod, sa Tagalog, ano, while doing the kayod, or sabihin nating thrust, ano, mas madali ito para sa mga kalalaking kasi nakahawak niya sa kanya, ano. So, what's the reason kung bakit kasama tong, ano, position na to, ano? It's a very good angle, unusual angle po kasi yung nakatalikod, ano. So, for example, this is the penis, ano, so nakatalikod, kung nakahawak dyan, ano, so magkakaroon niya ng kayod, ano, napabalik. Ano? So, mas intense yung situation na nangyayari. Mas intense yung feeling na nararamdaman ng both sides. And yes, last but not the least, we have the legs in her chest. Opo, ano? Minsan talaga, ano, pagkatapos makipagtalit ng mag-partner ay masasakit ang katawan ng mga kababaihan. Bakit? Kasi binalibag siya. Ano, so, anong nangyayari po kasi dito sa legs in her chest? Ano? Si madam ay nakahiga and then yung kanyang legs ay nandito. Ano? Malapit sa kanya. Ano? So, kung kaya naman. Kung hindi po kaya, pwede naman pong itaas na lang ang legs sa taas and then ilin yun sa shoulder ni sir. Ano? So, si sir ay nakalin sa inyo at nandito yung kanyang legs. Ano? Yun ang nangyayari. Bakit po ba kasama ito? Anong reason kung bakit kasama to sa mga best sex positions for small penises? Kasi po, yung legs niya ay nasa taas, nagkakaroon ka na po ng tinatawag na deep entry, ano? So, mas malalim, ano? So, mas enjoy yung may experience ng mga kababaihan and even sa mga lalaki, ano? So, kung mapapansin nyo din, ano, naiipit din nung legs, ano, yung kanyang vagina. So, ibig sabihin, intense din yun dito yung mga situations. And, ano, kung mapapansin nyo rin, mga madam and sir, ano, una natin is yung tinatawag na dog style na si sir ang nagko-control. And then, next is what? Yung tinatawag na woman on top, reverse cowgirl, ano. So,
kung mapapansin nyo hanggang sa huli, ano, si Sir muna magkocontrol, and then the second one, si Sir pa din, third and fourth, si Madam naman ang magkocontrol, and then last but not the least, si Sir din ang magkocontrol. Ano. So, ibig sabihin, lahat, kayong dalawa ay both controlling, ano, sa kahit anong posisyon, hindi lamang po naiiwan yung bawat isa, kasi kawawa naman kung si Sir lang lahat, hindi nyo alam kung tapos na ba si Madam. And huwag nyong iiwanan, gaya nga po nasabi sa inyo, ano, huwag nyong iwanan ang inyong partner if ever nakatapos na kayo, naka-release na kayo ng inyong semilya. Kasi, hindi nyo alam, hindi pa yan tapos. Kawawa naman si Madam, ano. Sinabi naman ni Sir na, ano, no, na wala na, hindi na, flaccid na ang kanyang ari, malambot na, ano. Sir, may paraan, use your fingers, ano, patapusin mo si Madam para lahat happy-happy. Ano, so this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching, and hopefully nag-enjoy kayo sa ating topic for today. So maraming salamat po. God bless. Thank you and goodbye.